Our God, who is rich in love and grace, thank you for saving us with the precious blood of the Lord. Ama naming Diyos, nasagana sa pag-ibig at biyaya, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin sa pamagitan ng iyong napakahalagang dugo ng Panginoon. Thank you for allowing us to dwell in the Lord after being saved. Salamat po sa pagpapahintulot sa amin na manatili sa Panginoon matapos naming maligtas. Also, thank you for allowing us to live under the protection and guidance of the Holy Spirit. At salamat rin po sa pagpapahintulot sa amin na mabuhay sa ilalim ng proteksyon at paggabay ng Espiritu Santo. Lord, always be with us and rule over us. Panginoon, nawa ay palagi mo kaming samahan at pamunuan kami. And thank you for bringing saved brothers and sisters together in one's place. At salamat po sa pagdadala sa mga ligtas ng mga brothers and sisters ng sama-sama sa lugar na ito. Lord, help us to get lessons and comfort through Word of God today. At Panginoon, tulungan niyo po kami na makuha namin ang aral at alawin niyo po kami sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa araw na ito. And please help us to change our life through your lessons. At pakiusap, tulungan niyo po kami na mabago ang aming buhay sa pamamagitan ng iyong aral. Also help us to obey God's word in our life. At pakiusap, tulungan niyo rin po kami na masunod ang salita ng Diyos sa buhay namin. Actually, we live in the days when the Lord's coming is so near. Sa katunayan, kami po ay nabubuhay kung saan ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay malapit na. We want to be able to live for the Lord, to gospel, and the church for the rest of our remaining life. Nais po namin na mabuhay para sa Panginoon, sa Ebanghelyo, at para sa church, sa nalalabi naming buhay sa mundong ito. First, help us to stay until the end in the church, the body of the Lord. Kaya at pakiusap, tulungan niyo po kami na manatili hanggang sa huli sa church na katawan ng Panginoon. First, help us not to compromise with the world and sin. At pakiusap, tulungan niyo po kami na huwag magkompromiso sa sanlibutan at sa kasalanan. And please help us the saved brothers and sisters love each other. At pakiusap, tulungan niyo po na ang mga ligtas na brothers and sisters ay mahalin ang isa't isa. Lord, is there anyone among us who is not content of salvation? At Panginoon, kung mayroon man sino man sa amin ang hindi pa tiyak sa kanilang kaligtasan, please help us all to be assured of salvation through the continuing Bible seminar. Pakiusap, tulungan niyo po kaming lahat na magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan sa pamagitan ng patuloy na pakikinig sa Bible seminar. Lord, if any of us have financial difficulties, may the Lord will comfort them. At Panginoon, kung sino man sa amin ang mayroong problemang pinansyal, pakiusap, tulungan niyo po, aliwin niyo po sila. Also, if any of us have sickness and suffering in the flesh, the Lord give them comfort and courage. At kung sino man sa amin ang may sakit at nagdurusa sa kanilang laman, Panginoon, pakiusap, aliwin niyo po sila at palakasin ang loob. We love the Lord. And then we pray in the name of the Jesus Christ. Iniibig ka po namin, Panginoon, at dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Let's open the Bible. Today's sermon, John chapter 21, verse 15 hanggang 17. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Juan 21, verse 15 hanggang 17. John chapter 21, verse 15 hanggang 17. Juan 21, verse 15 hanggang 17. John chapter 21, verse 15 hanggang 17. Basahin po natin ng sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos nila makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, naalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, Pakainin mo ang aking mga kordero.
Sa ikalawang pagkakataon ay sinabi niya sa kanya, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, naalaman mo na minamahal kita. Sinabi niya sa kanya, Alagaan mo ang aking mga tupa. Verse 17. Sinabi niya sa kanya sa ikatlong pagkakataon, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat tatlong ulit nang sinabi sa kanya, Minamahal mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, naalaman mo ang lahat ng mga bagay. Naalaman mo na minamahal kita. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pakainin mo ang aking mga tupa. So today's sermon title is The Principles of Faith. Kaya sa araw na ito po, yung pamagat ng ating sermon ay ang alituntunin ng pananampalataya. So, can I ask you something? Do you love God? Tatanungin ko po kayo, minamahal ba ninyo ang Diyos? So, God's salvation is not the finishing the Christian life. It is the starting of Christian life. Kaya nga yung pagkakaroon ng kaligtasan ay hindi ito yung katapusan ng Christian life. Ito pa lang yung pasimula ng Christian life. That's why after God's salvation, without we loving the Lord, we cannot live well the Christian life. Kaya nga sa Christian life natin, kung hindi natin iniibig yung Panginoon, hindi natin magagawa makapamuhay ng maayos sa ating Christian life. Anyway, my lover, my wife, she will come back today and tonight. Okay, paman po, yung minamahal ko, yung asawa ko po, babalik na po siya mamayang gabi. Sorry po. But I'm worried, became iPad again. Nag-aalala po ako na tumaba ulit. Anyway, so the title of today's sermon is The Principles of Faith. Kaya yung pamagat po ng sermon natin ngayon, yung alituntunin ng pananampalataya. For example, in order for a person to success in the world, he must be faithful to the basics. Halimbawa po, para sa isang tao na maging matagumpay sa mundong ito, dapat siya ay maging tapat sa mga pangunahing bagay. So in the Bible is written that are important principles. At dito po sa Biblia ay isinulat yung mga mahalagang alituntunin. So in Malachi chapter 3, kaya sa Malakias po, chapter 3, in Malachi chapter 3 verse 6, sa Malakias chapter 3 verse 6, through this verse, God introduced Himself about Him. Sa pamamagitan po ng talatang ito, ay pinakilala ng Diyos yung tungkol sa kanyang sarili. Malachi chapter 3 verse 6, the Lord who saved us, He introduced Himself about Him. And then, For I am the Lord, for I am the Lord, I do not change. Kaya, yung Panginoon na minagmamahal sa atin, ipinakilala niya yung sarili niya, sabi niya dito, sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago. That's why God who saved you, God never changes. Kaya nga, yung Diyos na nagligtas sa inyo ay hindi nagbabago. God has principles. Meron po siyang mga alituntunin. When we live a life that is faithful to the principle, we can live a life of faithfully. Kaya nga, kung tayo po ay mamumuhay ng buhay na tapat sa mga alituntuning ito, ay magagawa nating makapamuhay ng buhay ng pananampalataya na makapangyarihan. Like the athletes is faithful to the basics. Gaya ng mga atleta na sila ay tapat sa mga pangunahing bagay. But some athletes are not faithful to the basics. Subalit yung ibang mga atleta, sila ay hindi tapat sa mga pangunahing bagay. Athletes who do not faithful to the basics become eventually reach their limited. At yung mga atleta na hindi tapat sa mga pangunahing bagay, sa huli ay maaabot nila yung kanilang limitasyon. So such people, such athletes, they are always faithful to the basic. Kaya nga po yung mga atleta, sila ay palaging tapat sa mga pangunahing bagay. So Bible is the word of God. Yung Biblia po ay salita ng Diyos. So Bible has principles. Kaya yung Biblia ay mayroong mga alituntunin. And the foundation of the life of faith is love. At ang pundasyon ng buhay pananampalataya ay pag-ibig. What? Ano po? Love. Pag-ibig. So without love, we can make our Christian life successfully. Kaya nga, kung wala ang pag-ibig, ay hindi natin magagawang magtagumpay sa ating Christian life. That's why we read already the John chapter 21.
Kaya nga, binasa po natin dito sa Juan 21. Balikan po natin. So in John chapter 21, Jesus died and was resurrected. Kaya, and in verse 15 to 17, which we read already, Jesus didn't ask Peter many things, but only one question. Kaya nga dito po sa Juan 21, si Jesus ay namatay at muling nabuhay. At magmula po sa verse 15 hanggang 17, si Jesus ay hindi nagtanong ng maraming bagay kay Pedro, kundi isang bagay lang. So look one more time, brother, sister, verse 15. Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of Jonah, do you love me more than this?" Kaya sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" Including newcomer. Poor brother, sister, why did the Lord ask Peter this? Kaya kasama po, kabilang po yung mga newcomer natin at sa mga brothers and sisters, bakit ba tinanong ito ng Panginoon kay Pedro ang gaya nito? Because this is the most fundamentally and important. Dahil ito po yung pinaka pangunahin at pinakamahalaga. When we were saved, the love of the Lord God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Nang tayo po ay maligtas, ang Diyos po ay binuhos niya ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. That is Romans chapter 5. That is Romans chapter 5 verse 5. Ito po ay sa Roma chapter 5 verse 5. Romans chapter 5 verse 5. Roma chapter 5 verse 5. Please. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. That's why we have loved for the Lord in our heart. Kaya nga mayroon tayong pag-ibig para sa Panginoon sa puso natin. So, let's go back again. Let's go to the First Peter chapter 1. Yeah, tignan din po natin sa unang Pedro chapter 1. First Peter chapter 1 verse 8 hanggang 9. Unang Pedro chapter 1 verse 8 hanggang 9. First Peter chapter 1, verse 8 at 9, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Because the reason there is a love for the Lord more than anything in the heart of the saved people. Yeah, dahil po sa pag-ibig na ito, meron tayong pag-ibig sa Panginoon ng higit kaysa lahat ng anumang sa lahat ng mga bagay sa puso ng ligtas na tao. So those who love the Lord love the Bible. Kaya nga sila na umiibig sa Panginoon ay iniibig rin ang Biblia. Isn't it? Di po ba? Because Bible is the word of God. Dahil ang Biblia ay salita ng Diyos na nagligtas sa atin. That's why those who love the Lord, love the Bible, also love the church. Kaya nga, sila na umiibig sa Panginoon ay umiibig rin sa Biblia at umiibig rin sa church. Because church is the God's house. Dahil yung church, ito po yung bahay ng Diyos. Also, they love the saved brothers and sisters. At iniibig rin nila ang mga ligtas na mga brothers at sisters. Isn't it? Di po ba? Also, they love the soul of unbeliever. Gayun din, iniibig nila ang mga kaluluwa ng mga hindi mananampalataya. Because even unbeliever also, God loves them. Dahil maging yung mga hindi mananampalataya ay iniibig rin sila ng Diyos. And then those who love God, they
serve in the church. At silang mga umiibig sa Diyos ay naglilingkod sa church. So our love for the Lord must not be shaken. Kaya yung pag-ibig natin sa Panginoon ay dapat hindi natin nayayanig. When this is long, our faith is start to shaken. Kapag ito po ay nagkamali, ang ating pananampalataya ay magsisimulang mayanig. Although you were saved so long years ago, even though you know very well the knowledge of God, Bible, but if you start became your core, your heart became core before God, your Christian life start be collapsed. Bagaman matagal na kayong naligtas, bagaman marami na kayong alam na salita ng Diyos, subalit kung yung puso ninyo ay nanlamig para sa Diyos, ang Christian life ninyo ay magsisimulang mawasak. That's why, after God's salvation, the first important thing is love. Kaya nga, pagkatapos na maligtas, ang pinakaunang bagay ay ang pag-ibig. Brothers and sisters, let's go. Revelation chapter 2. Tignan po natin, Apocalypse chapter 2. Revelation chapter 2, verse 4 and 5 or so, God explained to us regarding first love. Dito po sa Apocalypse chapter 2, verse 4 hanggang 5, ipinapaliwanag sa atin ng Diyos yung patungkol sa unang pag-ibig. Revelation chapter 2, verse 4. Apocalypse chapter 2, verse 4. Verse 2 and 3, before we read together, please would you read verse 2 and 3? Babasahin po muna yung verse 2 hanggang 3. Alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong paggawa at pagtityaga, at hindi mo mapagtiisa na masamang tao, at sinubok mo ang mga nagsasabing sila yung mga apostol, ngunit sila hindi gayon. At natuklasan mo silang pawang mga sinungaling. Verse 3, alam ko rin ikaw ay may pagtitiis at nagsikap ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ephesus Church, brothers and sisters, they have served the Lord a lot. Kaya yung mga brothers and sisters sa iglesia ng Efeso, talaga naglingkod sila ng higit sa Panginoon. They have offered a lot to the Lord. Naghandog sila ng marami sa Panginoon. But problem is that they abandoned the first love. Ngunit yung problema ay iniwan nila ang unang pag-ibig. Verse 4, brother, sister, let's read together. 3, 2, 1. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Because they have left the Lord's first love. Dahil iniwan nila. That's why God rebuked them. Dahil iniwan nila yung unang pag-ibig ng Panginoon, kaya nga sinaway sila ng Diyos. So our faith is broken when our love for the Lord cold. Kaya nga po, yung pananampalataya natin ay wasak kapag ang pag-ibig natin para sa Panginoon ay nanlamig. When our love for the Lord became cold, our faith is broken. Kapag yung pag-ibig natin para sa Panginoon ay nanlamig, ang pananampalataya natin ay mawasak. That's why the love of the Lord must continue to arise. Kaya nga yung pag-ibig para sa Panginoon ay dapat na patuloy na tumataas. Can I ask you something? How, brother, sister, how can we continue to love the Lord? That's the problem. Tatanungin ko po kayo mga brothers and sisters, paano tayo magkakaroon ng patuloy na pag-ibig sa Panginoon? Ito po yung problema. Because even though if someone got married, but among two partners, someone start love another, relationship will be broken, right? Kaya halimbawa po, kapag may mag-asawa, mayroong isa sa kanila na nagpasimula na umibig sa iba, doon po magpapasimula yung problema sa kanilang That's relasyon. That's why even though you were saved or late, you got salvation because of Bible seminar, but if start again, you love the worldly things, your Christian life became cold, broken with God. Kaya nga, bagaman nagkaroon kayo ng kaligtasan dahil sa pagkatapos sa Bible seminar, kung magpapasimula kayong ibigin ang sandibutan, ang inyong Christian life ang magpapasimulang mawasak sa harapan ng Panginoon. When Jesus Christ saved Peter again, He asked
only one question, three times. That is, do you love me? Kaya nga, tandaan niyo po ito. Nung iligtas ulit ni Jesus si Pedro, tinanong siya nung isang bagay, iniibig mo ba ako? Sincerely, please ask yourself. Kaya, nang may katapatan, tanongin ninyo yung sarili ninyo, kung ano ba ang higit ninyong iniibig? Do you love God? Iniibig ba ninyo ang Diyos? Yes, we love God. I love God. Opo, minamahal natin, minamahal ko ang Diyos. But ask yourself, do you love God than others, more than others? Subalit, tanongin niyo yung sarili ninyo, iniibig niyo ba ang Diyos ng higit kaysa ibang bagay? When we ask ourselves, do I love the God, Lord God, more than others? It's very difficult saying yes. Kaya nga, kung pag-iisipan natin ito ng maigi, kung tatanungin natin ang tapat yung sarili natin, kung iniibig ba natin yung Panginoong Diyos ng higit kaysa ibang bagay, napakahirap po na magsabi ng oo. Keeping the love to God. Kaya nga, napakahalaga ng pag-iingat sa pag-ibig sa Diyos. So, today we are learn how to we continue to love the Lord. Kaya nga, ngayon, pag-aaralan po natin kung paano natin patuloy may pagpapatuloy ang pag-ibig sa Panginoon Diyos. That is 1 Timothy chapter 1, verse 5. Tingnan po natin, Unang Timoteo, chapter 1, verse 5. Unang Timoteo, chapter 1, verse 5. In the Bible, there are so many God's commandments. Kaya, sa Biblia po, mayroong napakaraming kautusan. In the Bible, there are so many God's commandments, but verse 5, now the purpose of the commandment is love from the pure heart, from a good conscience, and from sincere faith. Kaya napakarami pong kautosan dito sa Biblia, pero sabi po dito, 1 Timoteo 1 verse 5, subalit ang layunin ng aming tagubilin ay pag-ibig na nagbumula sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi pakunwari. From first, pure heart, pure heart. Una, yung may malinis na puso. And second, good conscience. At pangalawa, yung mabuting budhi. And third, from sincere faith. At pangatlo, pananampalatayang hindi pakunwari. Through three kind of things, we can keep continuously to love the Lord God. Sa pamagitan po ng tatlong bagay na ito, magagawa nating patuloy. That's why, ask yourself, brother and sister, do you have a pure heart before nga, God? Mga brothers and sisters, tanungin ninyo ang inyong sarili. Kayo ba ay mayroong malinis na puso? Do you love? Do you have the pure heart before inside of God? Meron ba kayong malinis na puso sa harap ng Diyos? Pure heart. Malinis na puso. Actually, David knows how to separate between the Lord and you. Sa katunayan, alam ng Diablo kung paano niyang paghihiwalayin kayo at ang Diyos. To make separate between God and you, David tried to putting dirty things into your heart. Para mapaghiwalay kayo ng Diablo at ang Diyos, ang Diablo tinusubukan niyang maglagay ng maruruming bagay sa puso ninyo. The pure heart means only we love the Lord. Yung malinis na puso ay tanging iniibig lamang natin ang Diyos. That's why to separate between God and me, so God, a devil try to putting dirty things inside of the pure heart. Dirty things into our heart. Dirty Kaya nga, para mapaghiwalay tayo at ang Diyos, yung Diablo naglalagay siya. Sinusubukan niya maglagay ng maruming bagay dyan sa loob ng inyong puso. That's why God asked Peter, do you love me more than others? Kaya nga, tinanong ni Jesus si Pedro, minamahal mo ba ako kaysa lahat ng mga ito? Even though you are not perfect spiritually, you are not perfect, it's okay. Kaya nga, bagaman hindi kayo perfecto, bagaman hindi kayo perfecto spiritual, ayos lang yun. Even you are very poor, it's okay. Bagaman kayo ay napakahirap, ayos lang yun. Even though your body is very weak, the physically, it's okay. Bagaman ang katawan ninyo ay mahina physical, ayos lang yun. Please just love the Lord than others. Pakiusap. With a pure heart. Pakiusap. Ibigin lamang ninyo ang Panginoon ng may malinis na puso. But devil try to putting the things of the world in our heart. Subalit, ang Diablo sinusubukan niyang maglagay ng mga bagay sa mundong ito
sa puso natin. Nowadays, especially in our days, the devil continues to try to put the things of this world in our heart through social media. Lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon, yung diablo ay patuloy na sinusubukan niyang maglagay ng mga bagay ng mundong ito sa puso natin sa pamamagitan ng social media. Isn't it? Di po ba? Even though we love the Lord, but we do not have to read and reading the Bible. Bagaman, iniibig natin yung Panginoon, subalit hindi naman natin binabasa ang Biblia dahil abala tayo. Brother or sister, why not come? Why not attend the church regularly? Yeah, brothers and sisters, bakit hindi kayo umaten sa Quezon City Church ng regular? Oh, it's okay, don't worry. I love God. Also, I were born again. I got salvation already. Don't worry. Yeah, huwag ka na mag-alala. Iniibig ko naman ang Diyos. Even though you love God, why not attend church regularly? Why? Yeah. Because the church is the God's house. Kaya bagaman iniibig ninyo ang Diyos, pero bakit hindi kayo umaten ng regular? Dahil yung church ay bahay ng Diyos. Because of Barry? Dahil ay napaka? B-U-S-Y. Yun po. Isn't it? Di po ba? Even though they are very busy, those have very busy, because they cannot attend the church, they have a lot of time to YouTube. Bagaman di sila umaten ng regular sa church, sinasabi na wala silang oras, pero may oras sila para sa YouTube. Isn't it? Di po ba? Do you love Jesus Christ than others? Minamahal ba ninyo si Jesus Kristo kaysa ibang bagay? That's why we often refer the social media to the Bible, to the fellowship, to prayer, to evangelism. Kaya nga po, kadalasan, mas pinipili natin ang social media kaysa sa Biblia, sa fellowship, sa panalangin, o kaya sa evangelism. That's why in verse 5, love comes from pure heart. Pure hearts only we focus the Lord God who saved me, who loved me forever. Kaya nga, sabi dito sa verse 5, yung pag-ibig na nagmumula sa malinis na puso, yung malinis na puso, iniibig lamang yung Panginoon magpakailan pa man. So many brothers, sisters, they ask me, who's starting the Christian life? Oh, Pastor, Christian life is not? Kaya may mga brothers and sisters na sinasabi sa akin, Pastor yun, Pastor Hong, yung Christian life? Easy. Ay hindi, madali. Christian life is not easy. Hindi madali. But I am busy. Pero abala ko. Actually, Christian life is not busy, not easy. Sa katunayan, yung Christian life ay hindi madali. Sorry? Ah, Christian life is easy. Sa katunayan, yung Christian life ay madali. Really easy. Totoo po, madali. Why? Bakit? We have to think. We can catch the hint through the John chapter 21. Makukuha po natin yung hint sa pamamagitan po ng Juan chapter 21. Only what God wants us. God wants to know about what? Kaya ano lang ba yung nais na malaman ng Diyos? To you? Minamahal? Love me. Minamahal mo ba ako? More than others. Nang higit kaysa mga ito? Christian life is very easy. You can keep going. You love God more than others. Kaya nga, yung Christian life ay madali, magagawa ninyo magpatuloy na ibigin ng Diyos kaysa ibang bagay. You understand? Naintindihan niyo po? Yeah. When we love the Lord most, we can love the brother and sisters. Kaya kung iniibig natin ang Panginoon ng higit, magagawa nating ibigin yung mga brothers and sisters. Also, let's go. 1 Timothy chapter 1 verse 5. Tingnan din po natin ulit, 1 Timoteo chapter 1 verse 5. Before we read the 1 Timothy chapter 1 verse 5, I will explain to you one more time. When we love the Lord most than others, that time we can love brothers and sisters. Yeah, paliwanag ko po ulit. Kung iniibig natin ng higit yung Panginoon, kung gayon, magagawa rin nating ibigin yung ating mga brothers and sisters. Certain brothers and sisters, they said,
Even though I love God, but I don't like, I hate brothers, someone brother. Yeah, may mga brothers and sisters na nagsasabi, iniibig ko yung Panginoon pero ayaw ko sa ibang sa brothers and sisters na yun. I cannot like some sister. I hate sister, that sister. Hindi ko magustuhan ang sister na yun. Ayaw ko sa sister na yun. I can say surely, he, she doesn't like the Lord the most. Masasabi ko, tunay na masasabi ko po na siya ay hindi talaga niya iniibig ang Panginoon. Do you know that reason? Alam niyo po ba yung dahilan? Why? Bakit? God commandment, God who save us, God love us, commandment us, you love each other one another. Dahil iniutos sa atin ng Diyos na sa atin na nagmahal at nagligtas na mag-ibigan, magmahalan if sa isa't isa. We love God most, we have to obey, follow the God's commandment. Kung, but we love one another. Kung iniibig natin ng higit yung Diyos, kailangan nating sundin yung utos niya sa atin as na magmahalan sa isa't isa. As much as we love God most, we can love each other. Kaya hanggat iniibig natin ang higit ang Panginoon, magagawa rin nating ibigin ang isa't isa. If you heard someone's negative rumor, you have to think, she doesn't like Jesus Christ. Kaya kung may narinig kayong masamang balita o balibalita, kung ganun, iisipin ninyo na siya, hindi niya iniibig si Jesus Christ. Tama po ba? When you heard something rumor or some negative anything, don't do things like that. Kaya kapag, God commandment us, we love each other. We have to forgive each other like that. Kung may marinig po kayo na masamang balita o negative na mga bagay, sabihin ninyo, huwag ka mag-isip ng ganyan. Inutos sa atin ng Diyos na ibigin ang isa't isa, patawarin ang isa't isa. Immediately, we have to advise to them. Agad natin silang payuhan. Am I right? Tama po ba? That's why, shall we practice now? Kaya nga, pwede po ba nating sanayin ngayon, i-practice? Let's say each other, I love you. Sabihin po ninyo, minamahal kita. Would you say each other now? Let's practice. I love you. I love you. Don't say it like that. Sincerely, I love you. Na may katapatan po, sabihin, minamahal kita. Right? Mahal kita like that. Okay, let's 1 Timothy. Let's go 1 Timothy chapter 1, verse 5. Balikan po natin, Unang Timoteo 1, verse 5. And second, 1 Timothy chapter 1, verse 5, brother says, let's read together. 3 to 1. Subalit, ang layunin ng aming tagubilin ay pag-ibig na nagmumula sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi pakunwari. Sometimes, we also compromise with our sin conscience because of money, because of worldly things, because of my any things. Minsan po, tayo rin, kinukompromiso natin yung ating budhi dahil sa pera, dahil sa mga kumakamundong bagay, at sa iba pang bagay. Sometimes we compromise with our conscience to get something. Minsan, kinukompromiso natin yung ating budhi upang makuha yung isang bagay. When we deceive our conscience, the love of the Lord became cold. Kapag dinadaya natin yung ating budhi, ang pag-ibig ng Panginoon ay nanlalamig. After God's salvation, if we start to just the thinking the worldly things again more than Jesus Christ, means you start through first love. Kaya patapos nating maligtas, kung nagpasimula kayo na isipin lamang yung mga makamundong bagay, kung gayon, sinapon na ninyo, iniwan na ninyo yung unang pag-ibig. Actually, more than stay the live in the Philippines, for me, it's good to stay the Korea. Kaya, because I cannot speak Tagalog. Sa katunayan, di po ba, na mas higit na manatili ako din sa Pilipinas, mas mabuti na manatili ako dun sa Korea dahil hindi naman ako makapagsalita ng Tagalog. Even though you want conversation with me also, very hard, though.
conversation with each other. Gusto ninyo makipag-usap sa akin at gayon din ako. Napakahirap na makipag-usap sa isa't isa. Isa na. Di po ba? Demaradrosikisoyo? Can you translate? I cannot. Yeah, only Brother David can translate. He can understand. That's why. But because I love God most, that's why God's, according to God's commandment, I have to transfer from Korea to Philippines. Kaya dahil po mas iniibig ko ng higit yung Diyos, kaya nga ako po ay lumipat mula sa Korea patungo dito sa Pilipinas. Only the reason. Yan po yung tanging dahilan. Before I love you, I love the Lord first. Kaya bago ko po kayo mahalin, una muna ay iniibig ko yung Diyos. Di po ba? Before you loved your job, work, your hobby, your husband, your family, before you love most, you have to love God who saved you first. Kaya bago po ninyo mahalin o ibigin ang inyong trabaho, pamilya, asawa ninyo, kailangan ninyo munang ibigin ng higit ang Diyos na sa inyo ay nagligtas. Isn't it? Di po ba? That's why Christian life is not typical easy. Kaya nga yung Christian life ay hindi po mahirap, madali lang. We love to spend a lot of money for my sibling children. Kaya, then other children. Kaya mas, di ba? Gustong-gusto natin na gumastos ng pera para sa mga anak natin ng higit kaysa anak ng iba. Do you understand? Naintindihan niyo po? Why? Bakit? Why do you like to spend a lot of money for your family? Bakit mas gusto ninyo? Not neighbors. Why? Bakit mas gusto ninyo na gumastos ng pera para sa inyong minamahal na pamilya, hindi sa kapitbahay? Because we love my family than neighbors. Dahil minamahal natin love yung pamilya natin kaysa kapitbahay. Why we have to attend the church? Bakit kinakailangan nating dumalo sa church? Can I ask you something? Why you have to attend the church every Sunday? Tatanungin ko po kayo. Bakit kinakailangan ninyong umattend sa church bawat linggo? Bakit po? Some young children, because of my father, my mother. Yung mga bata, sinasabi nila, dahil sa tatay ko, dahil sa nanay ko. No. Because we love the Lord first. Hindi right? Po. Dahil iniibig natin ang Panginoon. Di po ba? So, John chapter, 1 John chapter 2, verse 15 at 16. Kaya nga, dito po sa unang Juan, chapter 2, verse 15 hanggang 16. Fifteen hanggang sixteen. If you lost your first love, you have to do like this. 15 at 16, brother, sister. Would you lead together? 3, 2, 1. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagganasa ng laman, ang pagganasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. When our hearts are filled with the things of the world, the Lord has no love in our heart. Kaya kung ang puso po natin ay puno ng mga bagay sa sanlibutan, wala na pong pag-ibig ng Panginoon. Wala nang puwang sa pag-ibig ng Panginoon sa puso natin. Remember, when we really love the Lord first, we can keep our faith. Kaya tandaan niyo po, kung talagang iniibig natin ng Panginoon, una, magagawa nating ingatan yung ating pananampalataya. Okay, let's see one more. The 1 Thessalonians chapter 1. Kaya tignan din po natin, Unang Thessalonica chapter 1. Unang Thessalonica chapter 1 verse 3. Unang Thessalonica, chapter 1, verse 3. Verse
Number three, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang mula sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. As I mentioned to you before already, according to the Word of God, so the one who loves someone can do much lover for that person. Kaya nga, gaya na sinabi ko na po sa inyo kanina, ang tao na iniibig yung isang tao ay magagawang pagal ng higit para sa taong iyon. That's why parents really love their children. So, and parents take care of their children overnight if they are sick. Kaya yung mga magulang ay talagang minamahal nila yung kanilang mga anak. Kaya nga yung mga magulang ay inaalagaan yung kanilang mga anak magdamag kung sila ay may sakit. Even though parents, their body is very tired, but it is possible to take care of their children because they love their children. Kaya bagaman yung katawan ng mga magulang ay pagod na, pero posible pa rin na alagaan yung kanilang mga magulang dahil iniibig nila yung kanilang mga anak. That's why power of the love has an amazing power over everything. Kaya nga po yung kapangyarihan ng pag-ibig ay mayroong kamangha-manghang kapangyarihan higit kaysa anumang bagay. That's why if you truly love the Lord first, we can overcome from any difficulties. Kaya nga, kung una muna, iniibig natin ang higit ang Panginoon, magagawa nating mapagtagumpayan ang anumang bagay. Isn't it? Di po ba? Because power of the love has an amazing power. Dahil yung pag-ibig po ay mayroong kamanghamanghang kapangyarihan. But among brother, born again brother, sister, they someone have a lot of complaint. Subalit, doon sa mga brothers and sisters, mayroong mga brothers and sisters na mayroong napakaraming reklamo. Oh Lord, why? So many they have why. Sabi nila, Panginoon, bakit? Napakaraming bakit. Those have a lot of complaint to God. I want to ask him, she, her. Kaya, do you love the Lord most? Doon sa mayroong napakaraming reklamo sa Diyos, tatanungin ko po kayo, iniibig ba ninyo ng higit ang Panginoon? Until Jesus Christ will die, He loved us kaya, on the cross. Hanggang sa bago mamatay si Jesus doon sa krus, iniibig niya tayo. So those who really love the Lord, church, and the gospel take for granted their lover. Kaya nga, sila na talagang umiibig sa Panginoon, sa church, at sa Ebanghelyo, ay baliwala sa kanila yung kanilang mga pagpapagal. If we love God, Lord God first, our lover and sacrifice are nature. Kaya nga, kung talagang iniibig natin yung Panginoon, this is not special thing. Yung ating pagpapagal o yung mga ginagawa natin at sakripisyo, natural lang po ito. Hindi po ito special. We deserve to love the Lord more than anything. Nararapat lang na ibigin natin yung Panginoon ng higit kaysa anumang bagay. And also, we need to have a greater love for the Lord than we do now. At kinakailangan rin natin na magkaroon ng higit na pag-ibig para sa Panginoon kaysa ngayon. Remember, however, those who keep away from the Bible are evidence that the love of the Lord is getting colder. Gayunpaman, sila na malayo sa Biblia, ito po ay ebidensya na ang pag-ibig ng Panginoon ay lumalabig na. Let's check yourself, your heart. Kaya, your heart became more colder or hotter. Siyasatin po ninyo yung sarili ninyo. Yung puso ba ninyo ay lumalamig o nagiging mainit? Actually, after we got salvation, some members don't like going to church. Sa katunayan, slowly. Pagkatapos na maligtas, may ilang mga miyembro na ayaw nila na magpunta, paunti-unti ayaw nila na magpunta sa church. Some member brother with their prayer life. Yung iba naman, nahihirapan sa kanilang buhay panalangin. And some don't like to fellowship with brothers and sisters. Yung iba, ayaw na makipag-fellowship sa ibang mga brothers at sisters. Ask yourself. Tanungin po ninyo sa sarili ninyo. What you love most?
with fellowship with fellowship with the brother sister or fellowship with the unbeliever. Tanungin ninyo yung sarili ninyo. Anong mas gusto ninyo? Makipag-fellowship dun sa mga brothers and sisters o dun sa mga hindi ligtas? Don't ask others. You check yourself. You ask yourself. Huwag po ninyong tanungin yung iba. Tanungin ninyo yung sarili ninyo. Or so some don't like to save the soul of unbeliever. Gayun din yung iba. Ayaw na iligtas yung kaluluwa ng mga hindi mananampalataya. Some feel so hard to serve the church. At yung iba naman, talagang hirap na hirap sila na maglingkod. Actually, this is evidence that the love for the Lord is cooling. Sa katunayan, ito po ay ebidensya na ang pag-ibig para sa Panginoon ay lumalamig na. After got married, first time, each other, they love each other more kaya, and more. Pagkatapos po na lang magpakasal, sa una, iniibig nila yung isa't isa. Every time each other, they call, husband, what are you doing now? Kaya, sa lahat ng oras, tinatawagan nilang isa't isa, asawa ko, anong ginagawa mo ngayon? Do you love me? Mahal mo ba ako? When I got married, first time, I call my wife 10 times in a day. Kaya, nung bagong kasal po ako, 10 beses ko po tinatawagan yung asawa ko. My sa isang wife, araw. Do you love me? Asawa ah, ko, sorry, I didn't ask to my wife. My wife asked me. Sa katunayan, yung asawa ko po yung katanong sa akin. Wife, I'm working now. I'll answer to you after reach the house. Sasagutin kita kapag nakauwi na ako. Okay, okay, okay. After hours, she called me. Do you love me like that? Kaya, nung pagdating sa bahay, tinawag niya ako, minamahal mo ba ako? Why? She wants to know. Bakit every day, every time. Bakit gusto niyang malaman bawat oras, araw-araw? She only pokers. It's not my own money. Only she only pokers. How much he loves me like that? Dahil hindi siya nakatuon doon sa pera nakikitain ko, kundi kung gaano ko siya kamahal. Do you understand? Naintindihan niyo po? New born again Christian, newcomer, including all brother sister. Remember, Christian life is start based on the love. Kaya nga, tandaan niyo po ito. Kasama po yung mga bagong naligtas, mga newcomers, at maging mga brothers and sisters, yung Christian life ay nagbase una muna sa pag-ibig. Don't say Christian life is very difficult. Kaya huwag niyo pong sabihin na ang Christian life ay napakahirap. Let's go back to Revelation chapter 2 again, verse 5. Balikan po natin Apocalypse chapter 2, verse 5. So if you don't want to attend the church, if you don't like to serve the church, if you don't like the fellowship with the born again brother sister, then others, you have to think, my love toward God became more cooling. Yeah. Kung ayaw ninyo umattend sa church, kung ayaw ninyong ibigin yung mga mas iniibig ninyo yung mga brothers and sisters, mas iniibig ninyo yung iba. Kaya sa mga brothers and sisters, kailangan ninyong isipin. That's why God gave these buffs through such these people. Kaya nga, ibinigay ng Diyos ang talatang ito sa ganitong mga tao. Verse 5, brother, sister, shall we read together? 3, 2, 1. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at alisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito. Malibang magsisi ka. If you figure out your heart became more cooling before God, remember, therefore, from where you have fallen your first kaya nga, kung makikita po ninyo, maunawaan ninyo na ang puso ninyo ay nanlamig na. Sabi po dito, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Why am I loving away from the Lord's love? You kaya have to ask yourself. Bakit ba ako lumalayo na sa pag-ibig ng Panginoon? Tanungin po ninyo yung sarili ninyo. After check your heart from where you have fallen your first love, and then, Bible said, and then next processing, repent and do the first work. Kaya, pagkatapos na makita na po ninyo, maunawaan ninyo kung saan kayo nahulog,
Kung ganun, ano yung sunod na proseso? Magsisi at gawin ang unang bagay na ginagawa mo. Before do for the Lord, we have to do first, repent. Yeah, bago tayo gumawa para sa Panginoon, una muna ang gawin natin ay magsisi. Oh Lord, I was saved 5 years ago. But during 5 years ago, for five years, my first love, I threw my first love so many times. Kaya, so many places. Parang ganito po, Panginoon. Naligtas na ako 5 taon na nakalipas. Pero sa loob ng 5 taon, ay maraming beses kong itinapon ang unang pag-ibig. You understand? Naintindihan niyo po? And then, repentant. Before start Christian life again. Pagkatapos, magsisi bago po magpasimula ulit sa Christian life. Oh Lord, forgive me. Panginoon, patawarin mo ako. And save me. At iligtas mo ko. Don't misunderstand. Save means from the eternal hell. Kaya huwag po kayo malito ha. Hindi po yung nailigtas mula sa walang hanggang save apoy. Save me means save my good Christian life. Yung iligtas mo ko, ibig sabihin, iligtas yung aking mabuting buhay Kristiyano. So in John chapter, let's go. John chapter 21 verse 15 again. Balikan po natin ulit. Juan 21 verse 15. John chapter 21 verse 15. Juan 21 verse 15. Through this book, we started the first today Sunday sermon, and then through this book, we will finish this Sunday sermon. Kaya sa pamamagitan po ng talatang ito, nagsimula po yung ating Sunday sermon. At sa pamamagitan din ng talatang ito, dito rin po natin tatapusin yung ating Sunday sermon. In John chapter 21, verse 15, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Pagkatapos sila makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, naalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. So before finish the today's Sunday sermon, it's like this, buffs. Brother, sister, you ask yourself, do you love God more than your husband, more than your wife, more than your children, more than your family, more than your enjoy life? More than anything in this world. Kaya, mga brothers and sisters, bago po matapos ang Sunday sermon na ito, tanungin po ninyo ang inyong mga sarili kung iniibig ko ba ang Panginoon ng higit sa asawa kong lalaki, sa asawang babae, ng higit kaysa mga anak, ng higit sa mga ini-enjoy sa mundong ito, at sa higit sa mga bagay ng mundong ito. Why? Because until now, the Lord is asking us every day. Bakit po? Dahil yung Panginoon ay patuloy na tinatanong tayo araw-araw. That's why we need to live our lives answering this question every day because God asks us every day. Bakit? Kinakailangan po nating ipamuhay ang buhay natin na sinasagot ang tanong ito araw-araw. Bakit? Dahil tinatanong din po tayo ng Panginoon araw-araw. So, true born-again Christian, those who love the Lord, can live with joy and thanksgiving every day. Kaya nga, yung mga tunay na mga born-again Christian, sila po na umiibig sa Panginoon ay magagawa nila makapamuhay na may kasiyahan at pasasalamat araw-araw. And they can make the life of a faith faithfully. At magagawa po nilang makapamuhay sa kanilang buhay pananampalataya ng makapangyarihan. And next time, we will learn continuously. Let's pray together. At sa susunod po, ipagpapatuloy po natin ito. Tayo pong lahat ngayon ay manalangin. Our Heavenly Father, God who love us, thank you for a great opportunity to learn your heart, your lessons. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na maunawaan po namin ang iyong aral at ang iyong puso. Please help us in order to without forgetting your love and lesson and then do good Christian life. Pakiusap, tulungan niyo po kami na huwag po namin makalimutan ang iyong aral at nawa ay magawa namin ang aming
Christian life na maging mabuti. O Lord, there are so many the your beloved new born again brothers and sisters here through the last week Seguruan Bible Seminar. Panginoon, ngayon po ay mayroong maraming mga bagong mga brothers and sisters na naligtas sa pamagitan po ng nakaraang Seguruan Bible Seminar. Please bless them to be the good Christian life. Pakiusap, pagpalain po sila na magkaroon ng mabuting Christian life. If there are some brothers who do not attend the Sunday sermon today, please help them and please heal them from the any difficulties and any difficult circumstance. So in order to attend the next time. At Panginoon, mayroon pa rin po ng mga brothers and sisters na hindi po naka-attend sa Sunday sermon ngayon. Pakiusap, pagalingin niyo po sila at tulungan niyo po sila na makadalo sa susunod na pagtitipon. O Lord, remember, even though we are very weak and young spiritually, but we love you most than others. Kaya Panginoon, alalahanin niyo po na bagaman kami ay mahina, sanggol pa spiritual, subalit iniibig ka po namin. In the name of the Jesus Christ who love us always. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus Kristo na sa amin ay palagi we nagmamahal. Pray. Amen. Amen. Salamat po.